Kumusta guys? Sa video ito, ay pag-uusapan natin ang tungkol sa pag-renew ng passport abroad, especially dito sa Jordan. Dito ako sa Jordan ngayon. Share ko sa inyo kung paano ko ni-renew yung passport ko kasi naabutan na siya ng expiration since July. July na yung taon, guys. So, sa mga mag-expire na ang passport dyan at gusto nang mag-renew, para sa inyo ang video na ito, kaya panoorin nyo hanggang sa dulo, guys. Kasama ko yung aking amo sa pag-renew. So, yun nga guys, nakuha ko na kanina lang yung aking passport na ni-renew noong July, second week ng July. Ito yung luma ko at ito yung bago. Itong luma is yung ano pa rin ito guys, yung 5 years validity pa rin siya. At ito na yung bago ngayon, it's 10 years validity na siya. Ganito lang sa loob na. Ayan. At yung luma ay brown pa din sa loob. Ganito pa rin ang itsura niya. Ayan. So, ayan, meron na tayo ng 10 years validity ng passport natin. So, ayan guys. Una is, hindi ito by online appointment na tulad sa Pilipinas. Dito is pupunta ka, sasadyain mo yung ating Philippine Embassy. Sa dito sa Jordan is nasa Abdun siya, sa part siya ng Abdun. Disclaimer lang, based sa aking pagkakaintindi. Kung hindi ka pa naman uuwi at expired na yung passport, hindi pa matatapos yung kontrata, is pwede po pa naman siyang i-delay na iparenew. Katulad sa akin, ano pa naman ako, next year pa naman ako uuwi, naabutan na nung expiration yung passport ko nung July. So, hindi ko siya inasikaso agad na iparenew. Kaya okay lang yun guys, kahit hindi kasi diba yun sinasabi ng iba, 6 months before expiration ay dapat na i-renew mo na siya. Eh ako nang hinayang ako guys kasi sayang yung 6 months. Lalakad na yung araw. Hindi pa naman ako uwi. So, ayan. So, nagpunta ako doon. Ang requirements nila is yung old passport mo lang. At saka may pipilapan doon. Tapos, pagbabayad ka lang. Ang binayaran ko guys is 45 JD. Depende sa palitan kasi mababa ang palitan ngayon. Dati nung nagbayad ako is 70 pa ang palitan ng Jordanian dinar sa peso, pero ngayon 60 plus na lang yata. So paki-convert na lang kung magkano 'yon papatak sa peso, guys. So ayun, at saka makukuha mo siya, guys, pagkatapos ng 45 working days, hindi kasama yung mga holidays at saka weekends. Dito sa sa Jordan is ang pinaka-weekend dito is Friday and Saturday. So bibilangin niyo siya, tatanggalin niyo yung mga Biyernes at Sabado at saka yung mga holidays. Bago kayo pala guys mag-claim, pag dumating na yung araw ng nabot na yung 45 days, tumawag muna kayo. Meron man silang ibinibigay na papel. Ito. Yan yung number nila. Kung ano ang transaction na gagawin mo is meron silang trunk line. So, ayan guys. Ito yung aking receipt. May official receipt sila. So, narinyo na. Yung luma, ibinibigay pa rin. Tapos, binubutasan na nila guys. So, ayan, pag mag-claim na kayo guys, hinihingi nila yung old passport, kailangan dalhin mo yung receipt. At saka ikaw mismo ang pupunta kasi ngayong pandemic is yung applicant lang o yung makikipag-transaction lang ang pinapapasok nila sa loob. Hindi kasama yung mga employer, hindi kasama kung sinong representative. So, kailangan ikaw mismo. So, ayan. Tapos, pagkatapos nun, doon sa loob, meron mong magpa-photocopy. Naghihingi sila ng photocopy nitong bagong passport. Tapos, iniiwan sa kanila yung isa. Kasi bali dalawa yung binibigay na photocopy. May photocopy machine doon sa baba ng opisina ng ating embassy dito sa Jordan. Guys, sa mga mag-renew dyan, kung malapit na kayong umuwi is, asikasuhin nyo na kasi
makukuha yon after 45 days para hindi kayo maabala sa pag uwi nyo papunta sa Pinas kung kayo ay tapos na yung kontrata o magbabakasyon kayo, kailangan yung agahan yung pag-renew nyo. Pero pagka hindi pa naman kayo uuwi, wala naman kayong bakasyon o hindi pa hindi pa kayo end of contract, is pwede pagpaliban muna. It just happened na gusto ko na siyang iparenew. Kaya ayun, nilakad ko na agad. Sinabi ko na sa aking employer na gusto ko na mag-renew. So that's it guys. At soon sana sa pag-uwi ay magamit ko ulit ito kasi bago ito, 10 years validity na, mahirap ang mag-decide nila lalo pandemic. So, ayan. Hopefully guys ay natulungan ko kayo. May natutunan kayo sa video na ito. Maraming salamat sa panunood. At kung meron kayong katanungan, mag-comment na kayo sa baba at babasahin ko ang iyong mga katanungan at sasagutin ko sa abot ng aking makakaya. So, ayan guys, maraming salamat. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan sa channel ko guys, hit na yung subscribe button. Kulayan nyo na yan. At pakipindot na rin yung notification bell para updated kayo lagi sa mga upcoming uploads ko pa. Mga videos ko pa. So, maraming salamat guys. Keep safe everyone at see you soon Philippines. Or hindi pa natin alam. Ayan guys, maraming salamat. Bye, God bless.